Hello everyone, nandito po tayo ngayon sa Paris Kimchi Restaurant Intramuros, Manila. And today, pag-usapan natin ngayon is how to become a pilot. Hello guys, what's up? Welcome na naman, and today pag-usapan po natin ulit ang topic na how to get your private pilot license. So okay, recap lang po muna tayo no, dun sa last video natin about sa student pilot license. So ito po yung pinakang basic needs natin bago tayo makapunta sa private pilot license natin. And then para po natin makuha yung student pilot license, kailangan nating at least 17 years old po tayo, and then mapasa natin yung Civil Aviation Authority of the Philippines Class 2 Medical Certificate. Dapat tayo ay affiliated po tayo sa approved flying school, yung tinatawag na non-professional driver's license. So yung non-professional driver's license is kapag meron ka nun, is pwede ka nang mag-drive ng mga private vehicle. Basta hindi ka pwedeng mag-drive ng mga vehicle para kumita, para ka maghanap buhay. So yun po ang non-professional driver's license. So in the case of being a pilot, meron po tayong tinatawag na private pilot license. So ano po ba ito? So ang private pilot license po is pwede po tayo magpalipad ng either ating sariling eroplano or eroplano ng iba, pero hindi po tayo allowed na tumanggap ng bayad or ng salary. Private pilot license ay nahati sa dalawang parte. Una is meron po tayong tinatawag na private pilot ground schooling. So sa private pilot ground schooling, meron po tayong parang class setting na kung saan is kailangan po nating pag-aralan yung mga subjects na related po sa flying or sa pagpipilot. Sa private pilot ground schooling, dito po natin binibuild ang tinatawag na theoretical knowledge ng isang pilot applicant. Sobrang napaka-importante ng private pilot ground schooling, guys. Kasi dito na bibuild yung mga basics of the basics na dapat maintindihan ng isang pilot applicant para na rin sa kanyang safety sa flight at sa pagbuo ng tinatawag na aeronautical mindset. Ito, kailangan mong pag-aralan yung 10 subjects na related sa flying, sa private pilot license. So, ano-ano ba yung mga subjects na yun? Actually guys, napakarami, 10 yun eh. Pero bibigyan ko lang kayo ng konting idea. Okay, so isa na doon yung mga lessons na may kinalaman sa weather, may kinalaman sa navigation, may kinalaman sa how to fly the aircraft, and yung mga basic parts ng mismong aeroplano. Nakalimutan ko pala guys. So bago kayo makapag-umpisa ng private pilot ground schooling, kailangan nyo muna syempre na magkaroon ng inyong sariling uniform, mga materials like maps, yung mapa, okay, plotter, books, and other materials na kakailanganin nyo sa inyong private pilot ground schooling. After nyo pong matapos yung tinatawag na private pilot ground schooling, pwede na po kayong dumiretso sa tinatawag na private pilot flight training, actual training. So ano bang meron dito guys? Okay, kung sa ground schooling guys, binibuild doon yung proper mindset of how to become a pilot, yung juris, okay, yung theoretical aspect of being a pilot,
dito naman sa actual flight training, dito naman binibuild, guys, yung inyong skills. Okay? Yung actual skills mo on how you really fly the aircraft. Lahat ng mga natutunan mo sa ground schooling, basically, ito na yung application ng mga knowledges, mga kaalaman na natutunan mo sa ground is i-apply mo na ito sa actual na pagpapalipad ng eroplano. So, andyan na yung actual flying. Andyan na yung actual scenario. And then, dito, ma-experience mo talaga yung feeling ng pagpapalipad ng totoong. Okay, so normally, a pilot applicant has at least 40 hours allotted para makompleto niya yung mga basics ng mga lessons about sa flight training. So, below 40 hours, pilot applicant should be able to fly the aircraft properly. So, within the 40 hours period, 40 hours flight training period, a pilot applicant should be ready and be able to fly solo. Pero, bago niya ito magawa, is dadaan muna siya sa assessment ng mga certified flight instructor. Kung talagang kaya na ba niya talaga na magpalipad ng eroplano na siya lang ang mag-isa. Oh, parang natakot kayo yung narinig yung about sa solo flight, ha? Don't worry, kasi bago kayo i-allow or payagan ng mga certified flight instructor na paliparin yung eroplano nyo na mag-isa, is dadaan muna kayo sa strict assessment. Both your knowledge and your skills will be assessed by the certified flight instructor para masigurado na talagang kayang-kaya nyo na paliparin yung eroplano at kayang-kaya nyo rin syempre na ilanding yung eroplano ng buong buo. Isa pa sa chincheck dito is yung kakayanan ng isang aplikante sa kanyang take-off and landing. So, as much as possible, kinakailangan na yung kanyang take-off and landing is swabing-swabe. Para mas ma-impress niya yung kanyang check pilot, para mas mataas yung chance na siya ay makapasa. So, bukod sa tinatawag na check ride or actual or practical examination, meron din po tayong tinatawag na theoretical examination. So, ano po ba ito? Ito po yung theoretical examination na ginaganap po sa opisina ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Pasay City. So, lahat po ng natutunan natin sa ground schooling, yung 10 subjects na related po sa pilot training, is kailangan po natin yun na examine. At kailangan po natin yung ipasa lahat. So, kung tayo po ay bumagsak doon sa isa sa mga subject na yun, pwede naman po natin itong ulitin sa susunod na pagkakataon. And also, doon sa 40 hours allotted time period is kinakailangan is nilalakad nyo na yung another certificates na kailangan nyo para nyo makuha yung inyong private pilot license. Ano-ano po ba ito? Unang-una po, kailangan is makapasa po kayo sa tinatawag na English Proficiency Examination. So, ito po ay kinukuha sa Merville. So, kinakailangan po kasi is you are able to demonstrate to the authority na nakakaintindi kayo, nakakapagsalita kayo, nakapagsulat kayo ng English language.
Bakit? Kasi English language po is the language of aviation industry. So, whether you like it or yes, okay, wala po kayong choice kung talagang gusto nyong maging piloto. Kung di, dapat is marunong po kayo na magsalita, magsulat, at makaintindi ng English language. Next is yung radio license. Itong radio license na ito is kailangan po nating maipasa yung exam na ito sa office ng National Telecommunication Commission sa Quezon City. So, okay na po. So, let's say natapos na po natin yung ating English Proficiency Certificate at yung ating radio license. Ready na po tayo na kumuha ng tinatawag na check ride examination. Ang check ride examination po ay isang uri ng examination na kung saan ay meron pong tinatawag na check pilot na ikaw ay i-assess at titingnan nila ang inyong kakayanan upang malaman nila kung kaya niyo ba talagang paliparin ang eroplano na mag-isa. So basically, lahat ng natutunan natin sa flight training is i-apply natin ito at papanoorin tayo ng certified check pilot na galing sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung talagang kaya na ba natin talaga na magpalipad ng eroplano. Para sa private pilot license training, kailangan nyo pong maghanda ng at least 500 to 550,000 para po sa inyong vision fee.